Ang mga panaginip tungkol sa dugo ay maaaring nakakabahala. After all, literal na binubuhay tayo ng dugo. Sa waking world, ang ating dugo ay pinapanatili tayong buhay sa pamamagitan ng pag-transport ng oxygen sa ating mahalagang organs, kaya naman ang makita ng dugo kahit saan, lalo na sa panaginip, ay maaaring magdulot ng pagkabahala. Huwag ka munang mag-isip ng masamang bagay though. Kapag nagpakita ang dugo sa ating mga panaginip tulad ng anumang bagay, ay isa rin lamang simbolo na kailangan ng interpretasyon. Kaya naman, patuloy nyo lamang itong panoorin at makinig ng mabuti dahil aming isisiwalat ang ilan sa mga simbolo ng dugo sa isang panaginip. Simulan na natin! Loss of vitality, power, or control. Kung ang iyong mga panaginip ay tungkol sa iyo o sa ibang karakter o hayop na nauubusan ng dugo sa anumang paraan, maaaring nais mong tanungin ng iyong sarili kung may isang area sa iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay pagod ka na. Nasa isang relasyon ka ba? Maaaring kasintahan, kaibigan, kapamilya o katrabaho na inuubos ng iyong enerhiya? Inaaway ka ba ng isang tao? Mayroon bang isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay wala kang magawa, paralyzed, o nakakulong na parang insektong nakadikit sa bahay gagamba? Ang kawalan ng dugo sa panaginip ay kadalasang isang pahiwatig para sa pakiramdam ng pagkaubos ng enerhiya dahil sa isang tao o sitwasyon na tila nagiging vampira, metaphorically. Mag-isip muna ng maigi at tanungin ang iyong sarili kung may anumang parte ng iyong buhay na tila parasitic o one-sided. May naiisip ka bang tao o sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na katulad ng naramdaman mo sa iyong panaginip? Sacrifice. Mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pagkaubos ng dugo at ang pag-alay nito ng kusa bilang isang sakripisyo. Ang isang sakripisyo ay isang boluntaryong pag-aalay, pamimigay ng isang bagay na mahalaga para sa kapakanan ng isang tao o ng anumang bagay. Ang dugo sa mga panaginip ay maaaring nagpapahiwatig sa personal sacrifice. Maaaring binabalaan ka ng iyong panaginip sa katotohanan na may isang bagay na iyong binibigyang pansin ngayon o kinukonsidera mo pa lamang pasukin na maaaring mag-demand ng isang sakripisyo ng oras, pera o ari-arian para sa kapakanan ng isang tao. Kung ganito nga, isa ba itong sakripisyo na handa mong gawin? Maaari ring ang appearance ng dugo sa isang panaginip pa isang babala na may darating na sakripisyo ng iyong kinukonsiderang gawin tulad ng paglipat sa ibang lugar upang makasama mo ang iyong romantic partner o kaya naman ang pag-cancel ng therapy upang makatipid na hindi worth it. Maging maingat upang hindi mo maibigay ang iyong dugo ng buhay sa sinuman o anuman na ang intensyon lamang ay pagsamantalahan ng iyong kabaitan. Color. Ang mga panaginip tungkol sa kulay pula ay kadalasang intense at maraming kahulugan. Ang symbolic meaning ng kulay pula ay mula sa romansa, patungo sa galit, puot, hanggang sa pag-ibig. Kaya ang interpretasyon ay maaaring maging mahirap. Ang pinakamadaling paraan upang makapunta sa puso ng kung anumang kulay ang nakita mo sa iyong panaginip na nakikipag-usap sa iyo ay sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong sarili kung ano ang ipinaramdam nito sa iyo. Isipin mo ang dugo sa iyong panaginip at subukang alamin ang mensahe sa likod ng kulay nito at kung anong ipakiramdam o emosyon ang ibinigay nito. Ang mga taong may particular na klase ng synesthesia ay natural na kayang i-associate ang mga kulay sa pakiramdam. Ngunit para sa mga walang ganitong abilidad, maaaring mag-demand ito ng matinding effort. Dapat magbigay ito sa iyo ng mas malalim na insight sa kahulugan ng dugo sa iyong panaginip. Initiation and life cycles.
minamarkahan ng kababaihan ng pagdaan nila mula sa kabataan hanggang sa pagiging adult kapag nagsimula ng kanilang menstruation. Ang ritual ng pagpapatuli ay isa ring mahalagang parte ng simula ng buhay ng mga lalaking Hudyo. Ang mga halimbawa na ito ay nagpapakita ng halaga ng dugo sa initiation rituals. Kaya ano naman ang kinalaman nito sa mga panaginip? Tulad rin ng sa waking world, ang dugo sa panaginip ay maaaring isang simbolo ng simula, pagbabago o milestones. Kapag nagpakita ang dugo sa iyong panaginip, maaaring naglalarawan lamang ito sa isang metaphoric na simula o pagtatapos ng isang siklo o cycle. Ang buhay ay isang siklo dahil ang pagsara ng isang period ay nagpapahiwatig sa isang bagong simula. Ang mga pagtatapos sa relasyon, trabaho, taon ng pag-aaral at iba pa ay kadalasang may kasamang lungkot na ating inaasahan. Ngunit tandaan na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula na darating. Isang bagay na hindi mo kailanman pinangarap ay maaaring naghihintay lamang sa kanyang pagdating sa iyong buhay. Kung magkakaroon ka ng panaginip tungkol sa dugo, tingnan ang iyong waking life at tanungin ang iyong sarili kung may isang bagay ba na paparating. Ang dugo sa iyong panaginip ay maaaring isang signal na isang simula sa isang bagay na brand new ay paparating na. Emotional pain. Kapag nakakita tayo ng dugo sa panaginip, kadalasan ay nagigising tayo na may kasamang pakiramdam na pagkabahala at takot. Minsan, ang mga pakiramdam na ito ay nawawala rin agad matapos bumangon. Ngunit kadalasan ay nanatili sila sa atin sa buong araw, nagdudulot ng patuloy na pagkabalisa. Dahil ang mga pakiramdam ay mahalaga sa interpretasyon ng panaginip, dapat lamang na i-check natin ang mga pakiramdam na iyon kaysa baliwalain. Minsan, kapag nakakaranas tayo ng malalang emotional at spiritual turmoil, halos maramdaman natin ito sa ating dugo. Kung ikaw ay nananaginip ng dugo, tingnan ang iyong waking life upang makita kung may anumang pagkakataon na nagdudulot sa iyo ng extreme psychic pain o malalang emosyonal na problema. Kung mayroon man, maaaring maganda kung magsimula kang gumawa ng paraan upang tanggalin ito sa iyong buhay. Feelings of guilt. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay, ang pagkalat ng dugo ay isang partikular na karumal-dumal na krimen. Ang Lady Macbeth ni Shakespeare na hindi hinugasan ng dugo na nasa kanyang mga kamay matapos pangunahan ng pagkitil ng buhay ng isang tao ay isang patunay dito. Habang hindi ka naman talaga guilty sa literal na pagkalat ng dugo, maaaring may isang bagay sa iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay responsable ka. Ang mga pakiramdam ba na ito ay produkto ng self-criticism o ito ba ay valid? Mayroon ka bang metaphorical na dugo sa iyong mga kamay? Kung oo, maaaring oras na upang maging malinis. Aminin, ayusin at bigyan ng iyong sarili ng regalo ng malinis na konsensya. Emotional distress. Kung nanaginip ka tungkol sa pagkakaroon ng sakit sa dugo, huwag magmadali sa pagbibigay interpretasyon dito bilang isang propesya ng paparating na medical issues sa iyong waking life. Dahil ang mga panaginip ay bihirang maging black and white. Kundi, maaaring pinakamainam na tingnan ang iyong panaginip gamit ng isang mas symbolic lens. Ang mga panaginip ukol sa blood disorders ay maaaring indikasyon ng emotional distress. Maaaring nagpapahiwatig ito sa mga pakiramdam ng dalamhati o depresyon. Maaaring indikasyon rin ito na pakiramdam mo ikaw ay emotionally wounded na umabot na sa punto kung saan tila wala ng pag-asa na bumangon muli. Pakiramdam mo ba na ang lungkot ay umabot na sa dugo ng buhay mismo? Kung ang interpretasyon na ito ay totoo para sa iyo, mahalagang tandaan na ang mga pakiramdam ay mga pakiramdam lamang. Hindi sila mga propesiya o indikasyon ng realidad. Ang isang bagay lamang na tunay sa pakiramdam ay sila ang nagpapahiwatig sa kung ano ang naramdaman mo. Kung ang buhay ay naging magulo na in some way, maaaring tila imposible ng ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit hindi ito totoo. Ang isang magulong buhay ay parating kayang ayusin. Maaari mong itayo muli ang iyong sarili. Okay lamang na magkaroon ng pakiramdam na hopelessness tungkol sa iyong emotional state, hanggat naniniwala ka na kaya nitong baguhin ang iyong buhay
para sa mas nakakabuti. Ang pagbabalik ng kaayusan mula sa gulo ay isang mahirap na proseso at ang isa ay maaaring mangailangan ng tulong mula sa ibang mga tao upang matapos ito. Ngunit kaya mo itong gawin. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!